Sa gitna po ng balikatan exercises dito sa Pilipinas, nagpulong ang matataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika tungkol sa planong joint patrol sa South China Sea. Bubuo rin ang roadmap para maghatid ang Amerika ng defense equipment sa Pilipinas sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Saksi sina JP Soriano at Chino Gaston. Ito ang live fire exercise ng mga tropa ng Pilipinas at Amerika sa Camp Ernesto Rabina Air Base sa Capas, Tarlac. Bahagi ito ng Balikatan 2023 na sinasabing pinakamalaking balikatan exercise sa kasaysayan. Sa iba't ibang aktibidad ng balikatan, sasanayin ang kakayahan ng AFP na protektahan ang ating teritoryo at mamamayan. Ito ay pagkakataon natin para makita natin at magamit din yung mga teknolohiya na available sa ating partner country to fill in yung mga capability gaps that come out during the assessment ng kakayahan natin. Pati ang pagresponde sakaling magkaroon ng nuclear attack, inensayo ng mga tropang kasama sa Balikatan sa Capiz. Isa pang inaabangang pagsasanay ang planong pagpapalubog sa isang lumang barko sa dagat ng Zambales. Imbitado pa ngang manood dyan si Pangulong Bongbong Marcos. I am not very sure of the attendance, but the President was invited and he showed great interest also in watching the live fire exercise. Pero pinapalagan niya ng grupong pamalakaya dahil sa posibleng maging epekto nito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Pagtitiyak ngayon ng AFP, walang maiiwang pampasabog sa aktibidad na matagal na raw nakaplano. Pero pagbabawalan pa rin maglayag ang mga mangingisda mula April 25 hanggang 26. We are coordinating with the LGU and at the same time kahit sa Armed Forces of the Philippines, we are also preparing something for them. Hindi lang ito sa medical kundi even sa mga sinasabi natin yung unexploded ordnance. So these are all being considered to make sure that yung impact ng ating activities, especially sa environment, will be minimized. Tinanong si Defense OIC Carlito Galvez Jr. sa 2+2 ministerial dialogue sa Amerika, wala raw bang agam-agam na baka ikagalit ng China ang mga ganitong pagsasanay kasama ang Amerika? Sagot ni Galvez. We are doing the Balikatan yearly and we don't expect any violent reaction considering that these exercises is intended for our collective defense with the US and other allies. Muling idiniin ng Amerika na handa itong ipagtanggol ang ating bansa sa anumang uri ng pag-atake ng ibang bansa. Ganon din naman ang inaasahan nila kung sila ang atakihin. We all reaffirm today that our mutual defense treaty remains the bedrock of our cooperation. The mutual defense treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, our aircraft, or public vessels, including our Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Kabilang din sa mga inanunsyo, ang pagulong ng pag-uusap para sabay na magpatrolya sa South China Sea ang Amerika, Pilipinas, Japan at Australia. Hindi raw ito nanghahamon ng gyera. It's not to contain China. We're going to stand up very vigorously for our values and for our interests, and we're doing that with regard to China. Mahigit 100 milyong dolyar o mahigit 5 bilyong pisong infrastructure investment ang ibubuhos ng Amerika sa mga dati at bagong site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Layunin din daw ng Amerika na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na lumaban sa gray zone aggression o yung pananakop ng hindi gumagamit ang taktikang militar o lantarang paghahamon ng gyera. Walang bansang binanggit ang Amerika, pero dati na nitong inalmahan ang mga dati ng taktika ng China sa West Philippine Sea na di gumagamit ang militar, tulad ng paglikha ng mga isla mula sa bahura, pagtatayo ng mga iligal na istruktura at pagpapakalat ng Chinese militia vessels. Napag-usapan din ng dalawang bansa ang pagbuo ng Security Assistance Roadmap. We also discussed near-term plans to complete a security sector assistance roadmap to support the delivery of priority defense platforms over the next 5 to 10 years, including radars, unmanned aerial systems, military transport aircraft, and coastal and air defense systems. We especially welcome the United States pledge to fast-track
and ramp up support, as well as the implementation of EDCA projects and investments in and around EDCA agreed locations. Ang roadmap na yan, ikinababahala ng China. Muling iginiit ng China ang soberanya nito sa South China Sea sa kabila ng 2016 arbitral ruling na napanalunan ng Pilipinas. Pinaalalahanan din nila ang mga bansa na huwag magpa-impluensya sa mga tagalabas dahil palalalain lang nito ang tensyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Chino Gaston, kami ang inyong saksi.